Diyos sa ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sinasabi sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Gayun din ang mensahe ni Apostol San Pablo, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Dahil pinagkalooban tayo ng hindi masukat na yaman ng biyaya ng Diyos, lumapit tayo sa liwanag ni Kristo at ihatid natin ito sa lahat ng tao upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa maisigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay nakadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Noong mga araw na iyon, sumama ng sumama ang mga pinuno ng Huda, ang mga saserdote at mga mamamayan. Nakigaya sila, nakaririma rin na gawain ng ibang bansa.
pati bahay ng Panginoon na itinalaga niya sa Jerusalem ay kanilang itinakwil. Gayunman, dahil sa habag ng Panginoon sa kanila at sa pagmamalasakit sa kanyang templo, lagi niyang pinadadalan sila ng mga sugo. Ngunit, hinahamak lamang nila ang mga ito at ang mga propeta at pinagtatawanan sa anumang sabihin. Kaya umabot na sa sakdulan ang poot ng Panginoon. Sinunog ng mga kalaban nila ang bahay ng Panginoon. Winasak ang muog ng Jerusalem at ang malalaking gusali. Ang mahalagang ari-arian doon ay tinupok din. Ano pat ang lahat ay iniwan nilang wasak. Ang naligtas sa patalim ay dinala nilang biyag sa Babilonya. Dooy inalipin sila ng hari at ng kanyang mga anak hanggang ang Babilonya ay masakop ng Persia. Sa gayon natupad ang hula ni Jeremias na ang lupain nakapamahinga sa loob ng 70 taong singkad. Upang matupad ang salita niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, pinukaw ng Panginoon ang kalooban ni Ciro, hari ng Persia, noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang sinasaad. Ito ang pahayag ng haring Ciro ng Persia. Pinaubaya sa akin ng Panginoon, Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig, at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng templo sa Jerusalem ng Huda. Kaya ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinaiintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa siya ng Panginoon ang kanyang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babilonya, kami ro'y nakaupong tumatangis sa tuwinang. Ang iniwan niyang Siyon ay aming maala-ala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon iyaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig. Naalawin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, iyaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang biyag kami ng ibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na kong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikiisa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na nakasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan.
Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong magagawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng kabutihan na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nabubuhay kami sa iyo, Panginoon Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan parusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa pagsunod sa Diyos.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pakibati po ng iyong mga katabi ng magandang hapon. Ngayon po ay nasa ika-apat na linggo na tayo ng Kwaresma. Ito din po ay tinatawag din bilang linggo ng Litare. Ang Litare ay isang salitang Latin na isinasalin sa wikang Ingles bilang rejoicing. Ito ang panahon na kung saan sa pagdapat natin sa kalagitnaan ng Kwaresma, inanyayahan tayo ng simbahan na maggalak. Kaya't purihin at pasalamatan natin ang Poong Hesus Nazareno. Kaya po tayo ay inanyayahan na maggalak, matuwa tayo dahil sa napakabuti at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya po kaming mga pare, kung napansin niyo po, ay nagsuot ng rosas na kasulya. Nang ibig sabihin ay maggalak, umatuwa tayo. Kung mapapansin po natin, sa pagbungad, sa pagpasok ng misa para sa araw na ito, inanyayahan po tayo ni Propeta Isaias na maggalak ng bayan ng Jerusalem dahil sa dumating na ang kaligtasan nating lahat. Kaya nga sa gitna ng ating mga pagsisisi at pagsasakripisyo, ngayong Kwaresma, kailangan nating maggalak sapagkat darating na ang pagdiriwang ng ating kaligtasan sa Semana Santa at ito'y hahantong sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya po mga kapatid, mararapat lang po na tayo'y maggalak, magsaya na sa kabila ng pagdiriwang natin ng mataimtim ng panahon ng Kwaresma, tayo ay nagbabalik loob, pinagsisihan ng ating mga nagawang pagkakamali at pagkakasala, nag-aayuno tayo, pero huwag kalimutan pa ring ngumiti, maggalak, dahil sa napakabuti ng Diyos. Sinabi nga dito ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at walang hanggan din na ipinamalas niya sa atin ang kaniyang dakilang habag. Kaya mararapat lang po na sa araw-araw tayo ay maggalak. Piliin nating sumaya na sa kabila ng ating mga pinagdaanan sa buhay dahil sa kabutihan ng Diyos, tayong lahat ay kaniyang binibigyan ng pagkakataon na panibaguhin ang ating mga pagkakamali at pagkakasala at binibigyan niya tayo ng biyaya at kalakasan na ito'y magagamit natin na mag-umpisa uli, na sumunod sa mga utos at turo ng Panginoon na may katapatan. At isa din pong dahilan na tayo ay magsaya dahil sa ibinigay ng Diyos Ama ang kaniyang bugtong na anak na walang iba, ang ating Poong Hesus Nazareno, na kung saan sa kanyang pagpakasakit, pagkamatay sa krus,
Binuksan niya ang langit upang tayong mga makasalanan ay maging karapat dapat na pumasok sa kaniyang kaharian. Kaya nga sinabi dito sa Ebanghelyo na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang lahat na sumasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ito yung napakagandang balita na ipinahayag sa atin at ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig at habag sa sanlibutan na tayong mga makasalanan ay binibigyan niya at inanyayahan niya na magbalik loob at sumasampalataya sa Diyos, sa Poong Hesus Nazareno, na upang sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya, sa huli ng ating buhay, tayo ay magiging karapat dapat na makapasok sa kaniyang kaharian. Kaya po mga kapatid, tayo'y maggalak, magbunyi, na kahit na tayo ay taimtim na gumagawa ng pag-aayuno sa panahon ng Kuwaresma, pagsasakripisyo, hindi po dapat sana mawala din sa atin mga puso ang kagalakan dahil sa kabutihan ng Diyos na patuloy niyang ipinadama sa atin. Sa pamamagitan ng mga sakramento, sa pasakramento ng kumpisal, tayo ay manumbalik, pinanumbalik ng Diyos. Pinanumbalik tayo ng Diyos na tayo ay kanyang mga pinakamamahal na anak, na nung tayo ay nagkasala, tayo ay pinanumbalik ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kaya nga po, mga kapatid, sa panahon ng Kuwaresma, inanyayahan din po tayo na huwag hayaan natin na matapos ang panahong ito at sasapit ang mga banal na araw na hindi tayo nakapunta sa sakramento ng kumpisal, na kung saan doon matatagpuan natin ang tunay na habag at pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag tayong mahiya. Huwag po nating ikahiya ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkakamali. Bagkos buong kababaan tayong magbanikluhod at magmamakaawa na sabihin sa Diyos ang lahat ng ating mga pagkakamali at pagkakasala at ipadama sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig at awa. Kaya po mga kapatid, sa ika-apat na linggo ng Kuwaresma, nasa kalagitnaan na po tayo bago natin sasapitin ang mga banal na araw. Maggalak at matuwa tayo dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na patuloy na ipinadama sa atin at sa kanyang habag na tayong lahat ng mga makasalanan ay inanyayahan at tinatawag niya na magbalik loob at pagsisihan ang ating mga kasalanan. At hindi lang po yan, binibigyan pa niya tayo ng kalakasan, pagkakataon na upang tayo ay sumasampalataya sa kanya na sa huli ng ating buhay, tayong lahat na nagsusumikap na nagpakabuti, naging tapat sa kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Tayong lahat sumasampalataya ko sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, ipinagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na manguli, umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, hindi lamang tanda ng ating pagkamakasalanan ng krus ni Jesus, ito rin ang tanda ng dakilang pag-ibig at awa sa atin ng Diyos na tagapagligtas natin. Sa bawat panalangin ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ay manatiling buhay na tanda ng pagmamahal at awa ng Diyos sa panahon ng kadiliman at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Kami. Sundan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang liwanag ni Kristo at maglingkod sila na may malasakit at pagkalinga sa maliliit ayon sa halimbawa ni Jesus. Panginoon, manalangin tayo. Kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tagapagpahayag nawa tayo na magandang balita upang lalo pang dumami ang sumasampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pawiin nawa ng Panginoon ang puot sa ating mga puso at ang karahasan sa kapaligiran upang maibalik ang tunay na kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng ating paglingap, madawa nawa ng mga may sakit at nagdurusa ang mapagmalasakit na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga personal na kahilingan. Ama naming mapagmahal, nais mong tumanggap kaming lahat ng buhay na walang hanggan. Turuan mo kaming laging makasunod sa iyong upang matupad sa amin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sugatang galakot.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. On itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin aming nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Biglang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kada. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsilood po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ibigin ang ating Diyos.
ay naroon, walang alinlangan. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth or tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inahayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Minilingkuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.